Sa respect camping natin ito ay susubukan nating huliin at paghirapan ang pagkain na ating kakainin. Macha-challenge, masasaktan, ngunit matatakam at mabubusog sa sarap ng pagkain at tanawin. Siyempre, may enjoy na din natin ang pagligo sa dagat at pagdodrawing. Kaya hindi ko na kayo bibitinin, tara at sabay-sabay nating panoorin. Ako si Albert, isang lakwatserong artist, at ito ang aking travel and draw, ang kwento ng mga biyaheng hindi drawing. Good evening mga kalakwatsero, respawn camping tayo ngayon. Dito ulit tayo sa Barangay Stanza. Balikan lang natin yung Stanza Beach dahil nung nakaraang camping natin dito ay hindi natin natapos dahil sa bagyo. So, same spot pa rin tayo mga kalakotsero. Dito pa rin tayo pupwesto sa pinestuan natin nung nakaraang camping natin dito. Alright, tapos na tayo mag-setup ng ating campsite. At hindi na ako nag-video sa pagsisetup dahil meron na tayong video na nag-setup tayo dito. May activity tayo ngayong gabi. Gagawa tayo ng trap. Ito. Isi-setup natin to para kung sakaling may mahuli tayo ay may maulam tayo bukas. Yan, mga kalakotsero. Tatabunan lang natin yung gilid niyan. Okay na yan, mga kalakotsero. Lalagyan na lang natin ng pain. Ang ilalagay ko ay bagoong dahil mabango daw para sa mga ghost crab yung bagoong, sabi nila sa akin. Subukan natin. Hayaan lang natin siya. Lalagay ko pa yung ano, yung paa ng manok. At lalagyan ko pa ng ekstrang bagoong mamaya. Balik na tayo sa ating campsite. At mamaya mga 3 hours, balikan natin 'yon. Nakikita nyo ba 'yan? Yan oh, yan. Yan ang ghost crab. Subukan nating huliin. Nahuli ko siya mga kalakotsero, yun oh. Okay, 10:18 na ng gabi mga kalakotsero at nagugutom ako mga kalakotsero. Although bago ako nag take off sa bahay eh kumain na ako ng hapunan. Eh naramdaman ko ulit yung gutom kaya magluluto tayo. Dadarin pala natin mga kalakotsero yung dala nating paan ng manok. Idadagdag natin sa pangpain dun sa ginawa nating trap sa alimango. Lalagay na natin to dun sa ginawa nating trap mga kalakotsero. May huli tayo mga kalakotsero. Dalawang malalaki. Balik na ulit tayo sa ating camp. Nakakatawa yung trap natin, may dalawa ng huli pero hindi ko pa kinuha, hinayaan ko lang doon. Oh, sorry sa inyo mga crab. Dahil gutom ako, uulamin ko na lang kayo. Ito yung ating ulam for tonight. Longganisa at dalawang ghost crab. May dala din akong suka gawa sa sugarcane. Let's eat mga kalakotsero. Okay, oras na natin ay 11:31. So late na rin, matutulog na tayo. Mag-alarm ako ng alas 3 para i-check yung ating trap ng ghost crab. So, good night everyone. See you tomorrow. Good morning. Mga kalakotsero, oras na natin ay 5:40. Gabi-gabi pinalik-balikan ko yung trap. Namamatay yung nasushoot kapag ka matagal hindi natanggal sa trap. Pakita ko sa inyo yung mga namatay. Ito mga kalakotsero, namatay.
check natin yung trap kung mayroon pang na shoot na buhay pa. Yan, may dalawa. Nice, oh. Di ganun kadami yung nahuli natin, mga kalapatsero. Pero sapat na yun pang agahan. Napakaraming campers pala dito pagka weekend. Sabado pa lang ngayon, pero tignan mo naman, oh. Ang dami ng tao. Manguha muna tayong panggatong. Mag-ihaw tayo. Buti na lang, mga kalakotsero, eh, meron akong dalang itak na maliit, maiksi. Shoutout nga pala, mga kalakotsero, sa mga nag-i-invite sa akin sa camp. Pasensya na kayo dahil hindi ko kayo napagbibigyan dahil sa schedule. Mahirap yung schedule ko. Kagaya ngayon, umabsent lang ako ngayon Sabado. Kahapon ng gabi, after work, nag-take off ako sa bahay. Actually, gabi na nung nag-take off ako sa bahay. Tapos ngayon, sacrifice yung isang araw sa trabaho para makapag-camp. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko kayo napagbibigyan. Establish na yung apoy natin. Gagawa tayong pangtusok dun sa longganisa na baon natin. So magsaing tayo pang agahan, tas ihawin natin yung longganisa. Ating longganisa, ihawin natin. Yan, ayos na ayos. Ikot-ikutin na lang natin yan. Kung ishoot na rin kaya natin dyan yung ibang ibang alimango, pwede ano. Aray, 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 nangangagat. Kumulo na rin yung kanin. Sunok na.
Itong dalawang to, mga kalakotsero, ishoot muna natin sa kanin para mamatay. Tapos saka natin ilagay sa baga para maihaw. Pwede na to, mga kalakotsero. Ihawin natin mabuti itong longganisa. Gusto ko yung medyo sunog. Luto na yung kanin natin. Aray, mainit. Basa. Dadagdagan yung baga ng ating siga. Gusto ko kasi yung slightly masunog itong itong ganisa. Ayoko ng hilaw. Ayoko din ng saktong luto. Gusto ko medyo sunog. Ayoko pa rin ngayon. Crab. Aray, mainit. Mainit talaga. Wah, sarap niyan mga kalakotsero. Sunugin natin yan. Dali, nasunog na yata yung talangka, ghost crab. Ilagay na pala natin to sa niluluto natin kanin para uminit. Pwede na rin tong dalawang huli na inihaw natin. Baka dami. 2, 4, 6 na piraso. Tapos may tatlong malalaki. Ay, 4 na malalaki, 2 maliliit. Dali! Huwag ka nang mahiya. Ayaw ng ghost crab na ihaw. Malupit. Hindi ko minamadali yung pag-iihaw nito. Kasi gusto ko gradual yung pagkaluto niya. At gusto ko medyo sunog. Kaya hindi ko siya dinirek sa baga. Parang concept ng pag-iihaw ng manok. Malapit na rin naman tong maluto. Ayun, nag-brown na siya. Pero anuhin pa natin, painitin pa natin hanggang sa medyo mangitim yung ibang part niya. Yung kanin natin, camphor rice na naman yata. Mukhang basa sa ibabaw. Okay na yan. Gantong luto yung sinasabi ko, mga kalakotsero. Yan, may konting sunog na part. Dito na lang sa kabila. Para makakain na rin tayo. Bango ah. Sarap niyan. Pwede na to. Ay, sobrahan tuloy sa sunog. Nakaidlip kasi ako dun sa tent. Pero okay lang, ang bango. Kalakotsero. Mamaya na tayo magtimpla ng kape pagkatapos kumain. Un
hindi ko nang makalimutan yung sausawan natin. Suka. Parang mas bagay yung toyo sa usawan nito. Toyo. Sarap. Much na much itong inihaw na kalabukoy sa sugarcane na suka. Napakasarap. After natin kumain, drawing na tayo. Kape habang nagdo-drawing. Tapos pagkatapos nating mag-drawing eh magliligpit na tayo ng gamit bago tayo maligo sa dagat. May kaibigan tayo dito. Buhay bisita. Ito mo pagkain. Ha? Ito mo lang pagkain. Magdang, bibigyan kita. Okay. Kain ka. Taob ang kanin. Pati suka, masarap. Kulo tayong tubig, pang kape. Tapos magdo-drawing tayo. Kumukulo na yung ating pang kape. Kaya magkakape na tayo. Naka-ready na rin yung ating drawing stand. Mga kalakotsero, huwag tayong malungkot pag dumadating tayo sa point na babagsak tayo, matatalo, at madadapa sa hamon ng buhay. Kaya nga may salitang rest back eh. Kasi pwede tayong bumangon ulit at magpatuloy sa laban. Dahil ang isang katangian ng taong nagtatagumpay ay yung hindi sumusuko kahit paulit-ulit na madapa at masugatan. Maghanap muna tayong plastic bottle. Dapat paglalagyan natin ng tubig. Ayos na to. Tapos na tayo mag-sketch. And syempre, rektakulay na naman. So nasasanay na ako sa rektakulay. May tubig na rin ako dito. Yun.
So magliligpit na tayo ng ibang gamit, yung mga mahirap iligpit, saka tayo maligo sa dagat para mailak din natin yung mga importanteng gamit natin sa box. Ayan, nailigpit na natin yung ibang gamit, lalo sa kusina, gamit sa kusina pagluluto. At nakasecure na rin yung mga gamit ko sa loob ng tent. Nilak ko na rin yung box. So maliligo muna tayo sa dagat and then tuluyan na tayong magpapack off. Tapos uwi na tayo. Alright, tara! Okay, oh. Balik na tayo sa campsite at uwi na rin tayo. Tapos na ako mag-enjoy. Mga kalakotsero, babalik pa tayo dito dahil may isa pang rason kung bakit gusto kong dalhin si Quenard TV, si kuya ko na kaumpisa pa lang sa YouTube. Gusto ko silang dalhin dito kasama si Bunso. Kung napanood nyo yung camping natin sa Bani Rosario, sila yung kasama ko. At doon sa Natividad, doon sa Jolly Campsite, sila yung kasama ko. Okay, all good sa tayo. So, sibat na tayo. Let's go home.